iligtas sa lahat ng panahon. Isiaw kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, sandaitikan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiin yung lahat. At sumaiyon. Sinasama po natin sa ating banal na misa ngayon ang inyong mga petisyon at intensyon, ang mga hinihiling nyo sa aming mga ipagdasal namin kayo dito po sa pagsasangayon ng sakripisyo ng Panginoon sa Kalbaryo. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilog namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong, ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina at ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala at ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito,
ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapangkikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanat ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa ng isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iisyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan."
at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iki kalabindalawa ng tanghali at mag-iikatlo ng hapon. Sa gayon din ay ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas din muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala po magbigay sa amin ng trabaho eh?" Sagot nila at sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng mga may-ari ng ubasan sa mga katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng ikalamang ng hapon ay tumanggap ng tigi isang denaryo. At nang lumapit ng nauna, inakala nilang tatanggap sila na masigit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo ang mga sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang gumawa ang mga huling dumating. Samantala maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang mga upa namin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya, hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang huling nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba kayong karapatang gawin? Wala ba akong karapatang gawin sa aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mauhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Pong Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Ang ating unang pagbasa, Propeta Ezekiel, babala ito sa mga pastol na pabaya. Ang tungkulin ng isang pastol, mag-alaga. Tingnan ang kapakanan ng tupa. Kinakastigo ng Diyos sa pamamagitan ng propetang Ezekiel ang mga pastol sapagkat iniintindi lamang nila ang kanilang sarili, ang kapakanan. Wala silang pagmamalasakit, hindi sila nag-aalaga. Tuloy, kalat ang mga kordero, tuloy, bukas sa panganib at peligro ang mga tupa. Kaya kinakastigo, pinapagalitan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang tunay na pastol may puso. Ang tunay na pastol hindi kinakalimutan ng sarili, hindi ako, kung hindi ang mga nangangailangan sa tupa. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ito ang kagandahang loob ng Panginoon. Sa talinhaga, pare-parehong nakatanggap yung mga nagsimula ng alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, tanghali, alas 3, alas 5. Yung isa, grupo, 12 oras. Ang sabi nila, "Samantalang maghapon kaming nagpaghal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw." 12 oras. Yung pinakahuli na nagtrabaho sila ng isang oras. Bakit pare-pareho? Eh ngayon siguro, merong dadalin ito sa dole. Unfair labor practice na nagre-reklamo. Sapagkat yung denaryo, yung mga tinanong naman ng may-ari, yung na nakuha ng yung alas 5, "Bakit nandito kayo?" Eh wala naman
nagbibigay sa amin ng trabaho. Gustong-gusto nila magtrabaho sapagkat ang puso ng may-ari, sapagkat yung denaryo, yun ang kailangan para sa sapat na pangangailangan ng pamilya sa araw na yun. Yan, kaya nga, mahabagin, hindi lamang legalismo ang iniisip, kung hindi ang kapakanan. Lahat naman ay pamilya. Lahat naman yung may asawa at anak na nagugutom, kailangan pakainin. May mga pangangailangan sa tustusin ng pang-araw-araw na buhay. Ibinibigay ng may-ari. Huwag nating kaingitan. Isipin din natin ang sitwasyon ng iba. Yun po yung aral. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, Miyerkules ngayon, ni San Jose at ni Santa Clara de Montefalco, naway lagi tayong tumalima sa kanyang kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang ating katarungan at kagandang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakikinggan Niya tayo at hindi bibiguin. Tugon po natin, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway basyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon namin Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may alay namin inyo pong tanggapin at inyong pamanalin
kong mamarapatin. Inyo po itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na sa iyo ring ibinigay, para kami maging marapat sa iyong panlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo'y siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap subong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Clara de Montepalco, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban na kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kaharian niya.
Maria at si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Jose. Senor, purihin harin na sa tono, kanyang alay sambayin, Viva Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumama sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangakon sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Magsiupo muna po ang lahat at makinig ng mabuti.